So hi guys, so for today's vlog, siguro napansin niyo naman yung ating lighting is medyo bago na. Diba? Hindi ko na kailangan mag-edit sa Vegas Pro na palit-palitan yung kulay. Kung gusto ko ng violet, pwede natin siya gawing violet. Kung gusto ko naman ng red, pwede natin siya palitan ng red. Kung gusto kong green, pwede din green. Pero mas gusto kong blue. Kasi nga, favorite color ko syempre. So anyways, ang pinaka main point nitong video na to kasi nga, since technology review naman tayo, pag-usapan natin nga ngayon kung worth it pa mabili ni Samsung Galaxy Note 4 in this year 2022. Para sa akin, kung worth it pa ba, syempre itong cellphone ko eh, di ba? Hindi, joke lang. Yun na, pag-usapan natin kung worth it pa mabili yung Samsung Galaxy Note 4 in this year 2022. So, sa video na to, meron ako dalawang color na ipapakita sa inyo. Yung isa is bronze gold. Bronze gold. At yung isa naman, black. Yung black, sa akin talaga yun, personal phone ko yun. Meron ako ipapakita dito sa video, pero bago ang lahat. Kasi nga, siguro familiar naman kayo sa issue ngayon ng Samsung na in-discontinue na nila yung pag-release ng Samsung Galaxy Note. Oo. Ang last na Note ata is Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Yung natin yung pinakalas na Note, hindi na sila ulit na mag-release ng bago. And medyo nagdi-dig in din kasi ako ng mga information sa Samsung mismo kasi nga Samsung fan ako ng Samsung. So yun, nagtitingin ako ng mga information. So sabi nga doon, discontinued na daw sila sa pag-release ng Samsung Galaxy Note. Tapos may nakita na rin ako sa Shopee na Samsung Galaxy Note 8, mga ganun, na nasa 8,000 na lang, 9,000. Medyo bumababa na yung version. Medyo bumababa na yung price. Tapos yung mga Note 20, nasa 20,000 na lang sa Shopee yun. Pero yung bago, di ba, nasa lagpas 40. So anyway, so for today's vlog is pag-uusapan natin yung Samsung Galaxy Note 4, syempre. So ito na nga, kanina ko pa pinapatagal yung introduction. Masyado na mababa introduction. So sa video na natin na to, meron akong dalawang color. Isa is bronze gold na Samsung Galaxy Note 4. Isa naman is charcoal black. Charcoal black ang color ng black. Wala akong white. Wala akong ma-demo na white. So yun na lang. O nga pala, kapag Verizon yung Samsung Galaxy Note 4 nyo, automatic red yun. Medyo rare din yung color red kasi nga basta rare. So ito na, start na nga natin yung video. Ang una-una natin ipapakita syempre yung start up. Kung gaano pa ba siya katagal mag-start up in this year 2022. Kung ganun pa ba yung start up niya, kung mabilis pa ba siya. So anyways guys, kung tatanong nyo pala, itong dalawang Samsung Galaxy Note 4 na to is pareho silang 6.0 Marshmallow. Latest update ng Samsung Galaxy Note 4. So ito, pareho ko silang iboboot. Ayan, Samsung Galaxy Note 4. Yung color gold is international version. Yung color white naman is AT&T version. Yung AT&T version, personal phone ko yun. Sa start-up pa lang, may kita nyo na agad na magkaiba na yung sulat ng Samsung Galaxy Note 4. Mas ano yung international color gold. And yung AT&T version. Hindi natin kung ano mas mabilis. Siyempre, para lang sila 6.0 Marshmallow. Kung may kita yung sa gold, mas magmumukha maganda yung kulay ng screen kasi nga nagko-combine yung color gold tapos yung screen. Tapos sa black naman, para lang siyang classy, tapos pure color. Ayun. Ang pangalawa naman natin na titignan is yung screen test. Oh, alam ko medyo unfair kasi nga talaga sa Samsung is famous talaga na sira ng Samsung kapag tumagal is yung AMOLED burn. Hindi ko napapansin, pati pala yung personal phone ko meron na rin AMOLED burn, hindi lang masyadong halata kasi hindi pa siya ganun kalala. And medyo mahina lang naman akong gumamit ng brightness. So ito, sa screen test naman, kung makikita nyo, gamitin yung code na yan sa pagte-testing. *#0*#. Ayan yun. Diyan yung may te-testing, madadiagnose yung pinaka phone. Kung makikita nyo, yung akin, yung color black, meron na rin mark ng AMOLED burn. Nagsisimula na yung akin. Ayun. Nila isang na-notice. Ayan, pwede siya i-testing. Gusto ko sana i-testing dyan yung touchscreen sensor, yung ganun. Pero hindi ko mahawakan sa habang nag-video kasi nga, wala akong tripod. Sa camera review naman, wala akong masabi sa camera review ng Samsung Galaxy Note 4 kasi nga, support niya ang 4K resolution, lalo na sa pag-video, na nag-start lang sa iPhone 6S Plus. Ayan, support ng Samsung Galaxy Note 4 yung 4K UHD at yung Full HD plus yung 4K resolution. Pero sobrang laki nito. Once kasi na nag
render kayo, ay once na nag-capture kayo sa Samsung Galaxy Note 4 ng 4K resolution, automatic pag in-transfer nyo yun sa cellphone na hindi supported ang 4K resolution, hindi nyo mape-play ang video. So, dapat pag Samsung, Samsung lang din. Ayan, maganda naman. Kung makikita tayo sa camera review naman, ayan. Itatesting natin yung zoom. Naisu-zoom siya up to 8.0. Hindi ko na alam sa Samsung Galaxy Note 5 kung ganyan din. Basta 8.0. And kung makikita nyo, medyo, meron siyang video stabilization na hindi ko na-inon sa akin kasi lumalaki yung space, hindi ko ma-edit sa laptop. Tapos, ayan, meron siyang video size, exposure, ISO, white balance, and video stabilization, pwede nyo i-on, pwede nyo i-off. Video size naman, ayan, may kita supported niya ang UHD, QHD, FHD, 4K resolution, HD, 720p, and so on and so forth. Tapos naman, kung makikita niya sa graphics, wala namang problema. And mabilis naman siya, hindi siya naglalag. And oo nga pala, ito ipapakita ko sa inyo yung proof na 6.0 marshmallow yung phone. Kung makikita niyo, yan. Latest update yan ng in-release para sa Samsung Galaxy Note 4. Next naman, syempre, kapag makikita niyo lang naman ang cellphone, depende sa performance. Ito, itatry natin mag-play ng ilang mga TikTok videos. TikTok videos ko na lang. And titignan natin sa part na to gagamitin natin ng color gold naman. Gold black ang gagamitin natin ng model. And sa TikTok performance naman, ayan, yan pala yung account ko sa TikTok. Pwede ako follow. Kung hindi, okay lang. Tapos, ayan. Yan yung mga video ko. Wala ako masyadong may content. Wala din ako masyadong content about sa technology dito. Puro ano lang. Puro ako lang. Ayan. Habang ini-scroll ko yung TikTok, mabilis naman. Wala akong masabi sa resolution. Pero hindi lang talaga nagpo-focus itong camera na ginagamit ko ngayon. Ayan, kung makikita nyo, follow nyo ako. Wala akong masabi masyado sa video. Kapag may mga nagpa-pop up na notification, pa-disregard na lang. Ika-cut ko yun, hindi pwede merong maligaw na ibang pangalan. Ayun. Tapos next naman na gagamitin natin is itong Samsung Galaxy Note 4 na black. Pareho lang silang version ng Samsung Galaxy Note 4 na gold. Pareho silang 6.0.1 marshmallow na latest para nga, baka paulit-ulit, latest para sa Samsung Galaxy Note 4. Ngayon ito testing naman natin yung Instagram performance since parang natatalo na ng Instagram ang Facebook ngayon. Ayun, ito testing natin kung mabilis ba yung performance niya. Yan. Instagram. So, pwede nga ako i-follow dyan, guys. Kung gusto nyo, kung ayaw naman, wag. Yan. Itignan natin yung news feed ko. So, ayan. Upon scrolling, hindi naman siya nag-hang. Wala akong masabi sa mga, ano, sa features niya. Try natin mag-slide ng ilang mga pictures and wala naman akong makitang issue. Ayan, mabilis siya. Pag nag-scroll din, mabilis. Yung color, maganda. Ayan. Tapos next naman is yung S Pen reviews in Samsung Galaxy Note 4 to. Dapat, unang-una ko na rin pinakita kasi na meron siyang S Pen. Pero, hindi ko alam kung bakit pang part 6 ang nailagay ko dito sa screen task ko. Hindi ko alam. Pero, sa S Pen review, kung napapansin nyo, sa Samsung Galaxy Note 3, sa mga nagkaroon ng Samsung Galaxy Note 3 dyan, ano siya tawag dito? Bilog pa lang yung sa merong, hindi kasi may pakita yung ano eh. Pero since itong Samsung Galaxy Note 4 na to, both Samsung Galaxy Note 4, 6.0.1 marshmallow na siya. Yung itsura, yung icons ng lumalabas pag tinatanggal yung S Pens, ganito na. Ipapakita ko na sa inyo. Play ko na itong video. Ayan, itatry natin tanggalin yung S Pen. Tulad itong ginagawa ko ngayon, tingnan nyo ang mangyayari. Ayan, lumalabas yung ganyan. Na same na sila ng Samsung Galaxy Note 5. Pero gulat din ako, hindi ko inisip na ganyan pala yung tsura ng Note 4 pag na-update. Ayan. Active memo, una itong nag-viral. Una siya nag-trending sa Samsung Galaxy Note 3. Parang follow-up na lang ito sa Note 4, pero ganun na ganun pa rin. Mabilis pa rin yung performance ng pen. Ayan, ayan. Tapos pag pwede nyo nang isave agad yung notes, yung permit growing up sa marshmallow, yung 6.0 marshmallow, yan na na version. Next naman ay, ayun,
lagi ko ini-scroll kasi pinapakita ko sa inyo. Isa pa pala ang pinaka nagustuhan ko dito ay yung Samsung Music Interface. Kung makikita nyo yan. Pag nagpa-play ng music, maliwanag lang kasi kaya hindi nyo masyado makita. Meron siyang animation na parang gumagalaw sa background na nagbumukhang classy yung phone. Bumukhang maganda yung phone. Lalo na kapag color black yung cellphone na Note. Kasi hindi ka binabagayan lahat ng Note sa lahat ng kulay. Black lang yung maganda. Para sa akin na. Next naman, dahil nga Samsung Galaxy Note 4 to, ito yung pinaka first ever Note phone na merong fingerprint. Pero yung fingerprint na ito, ini-slide pa lang siya noon. Ito yung pinaka first ever Note phone, Samsung Galaxy Note, na nagkaroon ng fingerprint sensor. Kasabay nga Samsung Galaxy S5. Ito yung papakita ko sa inyo kung paano, kung makikita nyo. Mas secured to kaysa sa mga bago ngayon kasi hindi siya kaagad nabubuksan. Isaswipe nyo ng 10 times yung kamay. Depende kung gaano kabilis yung gagawin nyo. Ayan. Ganun na siya kabilis. Finger registered. And click nyo lang yung done and yan, tapos na. And tatanawin kayo sa backup password. So kayo nang bahala dun. Ito yung demo natin ng fingerprint sensor kung gaano siya kabilis. Ayan, kung makikita nyo, yan ang personal phone ko. Ganun lang siya kabilis. And hindi siya inconvenient gamitin. Madali lang siyang gamitin since ito yung pinaka first ever Samsung Galaxy Note na meron siyang S Pen. Ay, na meron siyang fingerprint. And kung makikita nyo, itatanong din yung backup password in case na nakalimutan o hindi gumana yung fingerprint sensor. So, kung makikita nyo, ayan yung dalawang cellphone. Kung makikita yung interface ng gold and black. Para silang makintab tignan, depende na lang sa tumitingin ko ano mas gusto yung kulay, depende na lang kung ano yung pinaka magandang kulay para sa inyo, kung gold ba o black, ganun. Masa ganyan, kanya-kanya namang kulay yan eh. Pero pareho silang okay. Ayan, nagpipicture na ako para sa thumbnail kasi nga, mahirapan ako mag-edit in case na. Yun. So yun lang guys, so thank you so much for watching this video. Kung itatanong niyo ako kung worth it pa din Samsung Galaxy Note 4 this 2022, sobrang worth it kasi nga, mabilis, nakikita nyo naman sa video na hindi siya nag-hang. And matagal yung battery. Kung itatanong nyo pala ako ano pinaka-best replacement battery, MSM syempre. So yun. So yun lang. So tapos na itong video na to. So wala na ako may dugtong. So thank you so much for watching this video. So for more videos like this, of course, just subscribe on this channel. Follow nyo ako sa Instagram @_D_J. @DJ. Username ko sa Instagram. And kung hanapin nyo pala ako sa Facebook, wala ako sa Facebook. Instagram lang. So, yun lang yung pinaka-social media account na naka-public. So, yun lang guys. So, thank you so much for watching this video. Wait lang, pabuti natin na 13 minutes. Wait lang. So, yan. Nag-13 minutes na. So, thank you so much guys for watching this video.